was a girl in a village doing all right. And let's become a princess overnight. Can I figure out how to do it right? Uy, so ay. Much to learn and see. Ayan, to uy, learn. Ay, dahil ako. To learn dahil mag-aaral, di ba? Pag-aaral ang pag-uusapan today dahil nga ang textbook ng ating mga grade 6 na dahil pinag-uusapan niya kung ang textbook ba nila ay papalitan na nga ng DepEd na itong diktador, from diktador yung Marcos ay magiging diktador na nga lang. Mm. Kaya kanina ay nag-ikot-ikot na tayo dito sa kasingit-singitan at kagilid-giliran ng Makati at Metro Manila, syempre. Oh. Para malaman kung ano nga ba yung say nila with this one. At eto naman ang kanilang kasagutan. Mula nung nag-aral po ako, hindi naman diktador si Marcos eh. Hindi naman sa pumapabura ko dun sa regimen ni Marcos. Actually, siya po yung nagtatag talaga nung Pilipinas eh. Dapat hindi naman tanggalin, talagang hindi diktador ang Marcos. Yung martial law actually nagpaganda naman sa Pilipinas yun eh. Actually lahat naman sumusunod eh. Kung ano po yung pinatatag nila na diktatura ng gano'n, yung gano'n, okay lang po. Kung gano'n, kung ano yung pinatupad nila, kailangan po natin sundin. Hindi, kailangan yung ginagawa ni Marcos, dating Pangulo, maganda yun, wala akong masabi doon, lahat ng kabutihan ginawa noon. Papalitan yung, halimbawa, kung sisirain siya, yun naninira lang ang masama doon. Huwag, kasi nasa history na rin kasi ng Pilipinas din po yan eh. Simula ng high school ako, tinuturo na rin sa akin yan eh. Kaya, para sa akin huwag. Hindi po. Bakit kailangan alisin yung nagawa ni Marcos? Eh, samantalang kung totoosin naman, mas maraming nagawa si Marcos nung siya pa ang nakaupo. Ayun po. Bakit kailangan tanggalin? Ayan, ang Brigada Lee and Brigada Officer. Nagbabalik na nga tayo. At ngayon, kasama natin si Tatay Dennis para tanungin doon sa ating question for today. Kala ko sundo mo yan eh. Ito na nga po, hindi na tayo Diyosan ng kalsada, Diyosan na rin tayo ng terminal. Terminal na mga kagilid-gilira. Kaya ngayon ay tatanungin na natin si Sir Dennis. Good morning po, sir. Good morning. Bali, sa Sir Fort, nag-go-go lang siya, no? Kasi kanina talaga, medyo relax na relax lang, ha? Sa paglalakad. Yes. Relax na relax na. Uy, sir, baka aalis na yan. Sige na, interview. Baka biglang umalis yan. Baka may dumating na pasahero. Ayun, Bali, sir, ask lang po namin yung opinion nyo. Kung kayo po ba, sir, pabor po ba kayo na palitan daw po itong mga textbook ng grade 6 students, no? Na from diktadoryang Marcos ang nakalagay, ay diktador na lang daw po. Eh, bakit nila papalitan? Eh, yung simula pa lang, yun na yung textbook ng mga grade 6. Bakit pa papalitan? Para sa saan? Ayun, so bali si sir, no? Unlike sa mga nauna natin, si sir, ano niya is, kahit hindi na daw palitan, na kumbaga mag-stick na tayo sa una natin dahil yun na nga yung parang first one na nagamit. Ang bali sir, baka may gusto po pala kayong batiin, kaibigan, sa pamilya, or whatever. Binabati ko lang yung magulang ko dyan sa probinsya. Sa Capiz. So, hello po sa kapamilya ni sir, sa parents niya po na nasa Capiz, no? Ayan, bali sir, ngayon dahil super thankful po kami kay sir. Eh, syempre, dahil mabait tayo at Diyos na nagkasada, ay meron tayo kay BBG ulit for today's video. O, di ba? Ang cute. Oy, brigadaan, brigadaan. Yes po? Taga-Capiz pala yan, sabihin mo sa kanya, madamo nga salamat. Matamo at salamat po, sabi po nila. Tama po ba ako? Hindi ko pa alam sa tama sinabi ko. Ayan po, matamo salamat po, sir. Matamo, ayan, matamo. Ayan, dahil po dyan, sir, ay bibigyan na po namin ang small gift. Ayan, sir, pwede niya po siyang i-unbox para makita po ng ating mga kabrigada kung ano po ang inyong natanggap. Ayan, bala, nag-start na si sir sa unboxing. Nadya ngayon, hindi ko naman po hinirapan ang paglalagay at pag-decorate. Decorate? Ano to? Christmas tree? Ginawa mo mga maska. Ayan, medyo nabubuksan na ni sir at nakikita niya na kung ano nga ba ang laman ng kanyang nakuha. May free but, wifi medyo, pa yan, ha? May free wifi. Meron naman po ba kayo kung ano na po yan nakuha niyo? Meron po ba kayong game? Meron na. Makapakinig na ako sa Tira Brigada. Ayun! Very good naman talaga. Nakikinig na sa Tira Brigada. Mo talaga, ha? May lalagay niya na to sa kanyang motor every time. Ayan. Sige. Maraming salamat. Thank you, sir. Maraming salamat daw po.
Ayan. At ayun na nga na Brigada Lee and Brigada Ops dahil medyo parang paalis na sister. Sabi oh, baka maraming pasahero na nag-aabang sa pila. Baka maraming pasahero sister Dennis, oh. Siyempre, no? Kaya naman tayo magpo-for the babay na. Kaya naman, in the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.